Suite hôtel. Uy, walang tao. Simpleng gabi lang sana to. Pero habang tumatagal, para na akong natatakot. Hi guys, binigyan nila tayo ng kumot, towel, suset 306. 306. At sa pagpasok nga natin ng kwarto, meron tayong hindi inaasahang marinig o maramdaman. Guys, ewan ko kung naririnig nyo ha. May umiiyak. May salamin dito. To be honest guys, pagpasok ko dito, pagkakita ko dito sa may salamin, it gives me a horror vibes. Hindi ako panatag dito. Alright guys, it's time to say goodbye dito sa kwarto na to. Hindi ko na kaya. Sorry guys. Isa din ako sa mga naku-curious kung saan pa nga ba aabot ang 500 pesos ng buhay natin dito sa Metro Manila. Try natin to. ASW. Yun, ito kahit pa paano may guard. I wonder, meron pa nga ba tayong matutulugan? Meron pa nga ba tayong mapupuntahan? Or meron pa ba tayong matutuluyan just in case na abutan tayo ng ulan? Abutan tayo ng, alam nyo na, kailangan natin maligo or kailangan natin mag-stay for a short period of time dito sa Maynila na gamit lang ang 500 piso. Well, eto ako. Samahan niyo ako dito sa magiging adventure natin. Ipagpatuloy natin tong series na to na kung tawagin natin eh, Reviewing the Cheapest Motel here in Manila. Pagay, Sweet Hotel. Sweet. Tignan natin kung gaano nga ba ka-sweet tong hotel na to. Sweet Hotel. $275. Uy, walang tao. Basta ng lobby nito, boss. Ah, ito na dito. At dito nga sa una natin napuntang motel. Maganda yung pricing niya, 500 pesos for 6 to 9 hours. Ang problema nga lang, walang parking. Naging honest naman sa akin sila madam or sila bossing sa pagsasabi sa akin na last time nga daw may nawalang bike at hindi sila gaanong kapanatag or hindi sila nagbibigay ng assurance na paglabas ko nandoon pa ba yung motor ko. Kaya I decided to leave or maghanap na lang ng ibang motel para naman sa gayon panatag din akong lalabas akong may motor pa. Alright guys, okay yung pricing dito. Mura, sobrang mura ng pricing niya. Sa halagang 500, meron na kayong 6 hours to 7 hours, 6 or 6 to 9 hours. Ang kaso, ang problema, walang parking. Walang kasiguraduhan kung paglabas mo, yung motor mo, andi dito pa ba sa labas. Yan, hotel. Yun, kinabahan ako ah. Ito guys, ASW in. Ano kaya meaning nito? Try natin to. ASW. Yun, ito kahit pa paano may guard. Boss, dito to sa ASW.
ASW in? Ah. Okay guys, 10 hours, 500. Dun ako sa 10 hours na 500. Aircon with binigyan nila tayo ng kumot, towel, susi, 306. Sabon. 306. Ah, third floor. Okay. Uy, may mga bukas. Okay naman yung mismong establishment niya, guys. Maliwanag, hindi creepy. Dito sa mga oras na to, dito na yata ako parang nagkakamali. 306. 301. Okay. Habang sinushoot ko nga itong mga clip na to, dito na ako unti-unting kinakabahan, dito na ako unti-unting nakakaramdam ng takot, or let's say dito ko na naramdaman yung mga weird na bagay na hindi ko naman talaga dapat maramdaman sa ganitong klaseng kwarto. Guys, ewan ko kung naririnig nyo ha, may umiiyak. Parang doon lang sa tawid na kwarto. Grabe yung iyak. I started to feel things. Different things. Actually, feeling ko parang laging may nakatingin sa akin. Parang palaging may papasok sa kwarto. Or let's say, parang bigla na lang feeling ko may lalabas na kung sino sa CR or sa ilalim ng kama ko. Pero wala eh. Nandito na tayo. Kailangan ko nang ituloy ito. What is up guys? Nandito na nga tayo sa kwarto na nakuha natin for tonight. Yan, itong kwarto na to ay nagkakahalaga ng 500 pesos for 10 hours. Alright guys, napakamura nito at kung kayo ulit, uulitin ko ulit guys, kung kayo e traveler or galing kayo sa ibang lugar, like probinsya, bababa kayo dito sa may somewhere, Doroteo Jose or Recto, nandyan kasi yung mga bus terminal, isa to sa sobrang sulit for only 500 pesos guys. 10 hours para sa ganitong klaseng kwarto. May kama, wala nga lang TV guys. May salamin dito. To be honest guys, pagpasok ko dito, pagkakita ko dito sa may salamin, it gives me a horror vibes. Hindi ako panatag dito. Parang I have something na nararamdaman dito sa salamin na to na nakatutok dito sa may kama. At kung tatanungin nyo naman ako dito sa CR, may butas yung CR, pero yeah, wala naman yung epekto kapag maligo ka dito or tatae ka rito or dudumi ka rito. Ayan yung CR nila guys. Ayan ang makukuha mo sa 500 pesos sa pag-check-in mo dito. Yan. Literal na kwarto lang siya guys. Kung kayo ay naghahanap lang naman na matutulugan, sobrang sulit na netong kwarto na to. 500 pesos, 10 hours. Siyempre kung tatanungin niyo ako no, kamusta ba yung quality or yung kalinisan yan? Dahil isa yan sa hinahanap natin or isa yan sa i-review natin dito sa mga cheapest motel na makikita natin sa Kamaynilaan. Alright guys, may papakita ko sa inyo. Kung kayo eh medyo hygienic or may kaartehan no sa mga kwarto, siguro itong bedsheet na to na nakikita nyo ngayon eh hindi, masasabi kong hindi siya ganun kalinisan. No, hindi ko na i-sugarcoat, meron siyang mga stains. Ewan ko kung ano yung mga stains na yan, no? Pero yeah, amoy check naman tayo guys. Ito yung binigay nilang mga towel, amoyin natin. Pasok to guys, pasok to sa criteria na hinahanap natin, yung cleanliness. Amoyin natin. Ah, wow guys,
Ito ang mabango, hindi siya amoy Sonrox. Mabango siya, amoy siya sabon talaga. Okay, para sa mga towel, okay. Sa pantawel, mabango guys, parang nilabhan lang sa bahay. Next, amoy check, kumot. Ito ang hindi amoy sabon, pero amoy Sonrox siya. Gawa ng puti guys, kailangan matanggal yung mga marka kung meron man, katulad ng marka dito sa kama. Ito, ewan ko kung napapalitan ba nila, pero yeah, may mga marka kasi ako nakita. Yung room, kung mabibigyan ko ng score to, nasa ano siya? 7.5 to 8. Yan, para sa presyo niyang 500 pesos sa 10 oras. Okay to. Isa nga din pala guys, sabibigyan ko ng siguro. Ito, sa last time, ang in-score natin sa aircon is ano, 5 over 5, diba? Hanggang 5 lang tayo. Doon sa rating natin sa aircon last time. Itong aircon na to guys, bibigyan ko rin ng 5 over 5. Bakit? Tahimik yung aircon at solid yung lamig niya. Dito, ito ang maganda rito guys. Solid yung aircon tapos maliit pa yung kwarto. Yan. So nabibigyan niya talaga ng lamig itong kwarto na to. Pero kung tatanungin niyo naman ako about ambience, no? Yung vibe nitong buong kwarto na to. Honestly to say guys, nakakatakot. Nakakatakot in a way. At dito na nga. Habang nagbablog ako, habang nagsasalita ako, para bang merong nagdadabog? Para bang merong hinahampas sa pader? Or parang meron akong nararamdaman na steps na papalapit or papasok sa kwarto ko? Feeling ko may papasok na iba. Kasi may mga naririnig akong lagapag. Lagapag? May naririnig akong mga kumakalabog. And when it comes naman sa nakakatakot na sinasabi ko, yes, yung kwarto eh mukha na talagang luma, especially yung CR, may, lalo na may butas pa, parang anytime may lalabas, may sisilip sa'yo, may sisit-sit sa'yo. And ito, yung salamin na yan, nakakatakot for me. Ewan ko guys, comment down below kung ako lang ba, pero natatakot talaga ako every time na may salamin sa harap ng kama, lalo na ganyan kalaki. Alright, siguro mga nasa 10 to 15 minutes pa lang tayo nandito guys. And yeah, we're ready to go out. We're ready to check out. I don't feel so good here guys. Hindi sa pagiging OA, pero iba talaga yung vibes na binibigay na itong kwarto na to sa akin. Sa 10 minutes or 15 minutes na in-stay natin dito. Nandito lang ako, nakahiga lang ako. Nagsa-cellphone lang tayo. But, yeah guys, I don't feel so good here. Ang dami kong naririnig, ang dami kong nararamdaman, at yung mga naririnig ko kung saan-saan nang gagaling. Please do take note guys, yung mga naririnig ko, hindi siya ungol ng tao o hindi siya ungol ng babae. Ang daming lagabog, ang daming sigaw. Alam mo yung mga unexpected sounds na maririnig mo. And it will give you na kakaibang feeling sa sarili. Ganun yung napi-feel ko ngayon dito sa kwarto na to. Salamin sa likod natin. Alright guys, final verdict para sa kwarto na to. Paalis na tayo and I cannot stay longer dito sa kwarto na to. Ito yung salamin sa likod natin. Siguro kung ako tatanungin, actually ako naman talaga magbibigay ng rating, no? Ang mabibigay ko dito is 7. 7 to 8 na out of 10 guys ha. Magandang kwarto. Kung meron kayong budget or kung naghahanap kayo ng kwartong matutuluyan kasi maraming factor bakit kayo pupunta dito. Hindi lang to pang couple room, hindi lang to pang sex time or quick time. Either galing kayo sa malalayong lugar sa probinsya or merong emergency sa bahay na kailangan nyo maligo, kailangan nyo magstay outside, no? Pwede to. Sa 500 pesos, meron kayong 10 hours. Pero for me guys, hindi naman din ako ganun ka-arty yan. Pero I don't know guys, pagkapasok ko dito, iba yung naramdaman ko. I don't wanna give you negative feedback about sa kwarto na to or something. Pero ito, honest review to guys. Honest feelings ko to. Honest ano ko to. No?
pula eh. Pagpasok ko dito, doon sa una nating napuntahan, which is yung Halina last time, ano siya eh, parang siyang bahay vibes. Pero ito, sobrang iba. Parang mabigat. Sobrang tahimik dito sa loob ng kwarto. Tapos pagdating sa labas, labas ha, sa labas, yan, may bintana. Yan, may bintana. Ang dami mong maririnig. Iba-ibang tunog. No, hindi siya ungol, hindi siya yung talagang matatawa ka sa tunog. Hindi guys, nakakatakot. Mag-prepare lang tayo ng gamit natin. Labas na tayo agad dito. Alright guys, it's time to say goodbye dito sa kwarto na to. Hindi ko na kaya. Sorry guys. Wala ba tayo naiwan? Okay. Out na po. 306. Ay, kasama ko. Ah, wala. Okay. Ah, saan to, boss? Sa baba na lang? Okay. Nagulat ako. Nagulat ako dun sa tagsaguard. Nasusobra na ako sa kape, guys. To sum up our experience dito sa motel na pinasok natin guys, actually maganda naman talaga siya at kung hindi naman din kayo kaartihan, malinis naman siya pero hindi na natin maitatago sa mga mata natin or sa video na to na talaga naman very evident yung pagkaluma na ng kwarto. Honestly to say, matatakotin, no? Hindi ako talaga nakatagal. At masasabi ko sa inyo na hindi din talaga ako naging komportable sa motel na to. But in short guys, sa halagang 500 pesos nyo, for 10 hours na pag-i-stay nyo dito sa 500 pesos nyo, masasabi ko na rin tong sulit na rin para sa mga taong kailangan lang talaga magpalipas ng gabi or magpalipas ng oras or para sa mga kababayan natin galing probinsya na may pupuntahan dito sa Manila. Sulit na to guys, sa halagang 500 piso, meron ka ng 10 oras at meron ka ng ganitong klaseng kwarto na meron sariling CR na mapagliliguan.